Ngayon, papakita ko sa inyo yung pinagbago ng panahon nung wala pong pandemic at ngayong pandemic. So, tara, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. So, yun na nga, no? Sisimulan natin pagdating sa mga... sa pagdating sa agrikultura. Sisimulan natin dito sa aking mga alaga ngayon. Meron akong alaga dito, mga bibe. Pero iba yun yung mga bibing to. Sila ay, ano, malakas. Papakita sa inyo paano ko papakainin yung mga dragon na bibe. Kuha lang tayo ng ganito at ibubuhos lang natin dito. Anong tawag dyan? Ito yung tinatawag na mata sa kapampangan tsaka pids. Kung mapapansin nyo, nung wala pang pandemic, hindi ko pa nagagawa to. Pero ngayon, dahil sa pandemic, nagagawa ko na ito kasi para meron akong pagkabisihan sa bahay. So, bigyan natin sila ng tubig. Ayun, tapos na natin pakainin yung mga bibe. Uwi lang ako sandali. Kuha tayong face mask. Kasi alam naman natin, hindi tayo makakalabas ngayon kung wala tayong face mask. So yun, nakuha na natin yung face mask natin. Pwede na tayong lumabas ngayon. Kasi alam naman natin, kung hindi tayo naka face mask, malaki multa ang babayaran natin. So, let's go. So ito, susunod. Papakita ko naman sa inyo pagdating sa larangan ng sa aming physical na laro. Ang larong basketball. So, ito kasama ko si Noy. Ayun siya. Maglalakad na kami papunta sa court. Ngayon, malalaman nyo kung ano yung pinagbago pagdating sa sports. Maglalakad tayo ng kaunti sa medyo magubat na daan. So, yan. Hey, vlogger, stay high. So, update ko kayo pag nasa court na tayo. So, yan. Makita nyo, ito yung daan na dadaanan mo bago ka makapunta sa court. Ayan yung naidulot ng pandemic. Kasi kung hindi dahil sa pandemic, hindi ko dadaanan yung pukingin ng daan na yan. Pati yung mga yan. Kasama sa dadaanan mo bago ka makapunta sa court. So, kung mapapansin nyo, magsimula dito. Ito, itong dulo na to. Pag-apak mo dyan, mo doon dapat naka face mask ka na, kundi mauhuli ka kung may nanguhuli man. So eto, maglalaod pa tayo ng kaunti papunta sa court. So yun, ang ina mo, ang ingay mo. Yan, eto na yung daan papunta sa court. So let's go. So nakakapanibago lang kasi dati nung wala pang pandemic, pupunta kami sa court dito, walang face mask. Eh ngayon may face mask na. So medyo nakakapagod lang kasi hindi ka makahinga ng maayos. So tsaka ngayon tingnan nyo, may social distancing na kami. Oh, ang layo ng aking kasama. So let's go, eto na yung aming court. May taong makakayang mag vlog pero para sa grades, di tayo maiiya. So ayan, kung nakita nyo, ito na yung tsura ng court namin. Ginawang ano, bigasan. Tapos sa bandang ito, ang daming ano, parang marijuana itong mga to. Ano, maglalakad na naman tayo pabalik. Ayun yung court namin. Ngayon, dadalhin ko kayo kung saan kami naglalaro ngayon. Dahil nakita nyo nga, hindi kami makapaglaro doon. Ngayon, siguro naman, bawat isa sa inyo, bawat barangay, alam nyo naman na marami talaga nagbago, lalo na dito sa amin. Unang-una na dyan yung tao,
parang nakakaroon na tayo ng discrimination pagdating sa mga tao dahil ayaw natin silang lapitin. Dahil nga natatakot tayo sa virus. Pero huwag kayong mag-alala. Basta always sanitize your hands. Kahit problemado tayo sa panahon ng pandemyang ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Matatapos din yan. Matatapos din yung problema natin. Lagi lang kayong tumawa. Kahit anong problema pa yan, makakayanan natin yan. Basta kasama natin yan. O ayan, ayan na yung court namin. Kung makita nyo, half court lang kami naglalaro dito. So ayan no, nandito na tayo sa kubo. So masasabi ko lang sa inyo, kahit anong problema pa yan, kahit anong pandemya pa yung dumaan na yan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam naman natin na makakayanan natin lahat ng mga yan. At malay natin, loong nakaraang taon, nagsimula yung COVID, December. So malay natin, pagdating ng December na to, matatapos din to. Walang may alam kung sinong makakagamot at sinong makakatapos nito. Pero tiwala lang, huwag sana nating sisihin yung gobyerno pagdating sa mga pera. Kasi lahat naman ng kaya nila, ginagawa nila. So kung ako sa inyo, ganyan na lang yung party nyo. Huwag kayo lumabas ng bahay. Always sanitize your hand. Matatapos din yung pandemic na to. So ito, kukunin natin yung bola. At maglalaro tayo. Papakita ko sa inyo yung pinagbago ng laro nung may pandemic tsaka yung walang pandemic. So yan, dyan lang kayo. Papakita ko sa inyo paano maglaro dito sa court na ito. So ganito lang. Diba? Nakita nyo? Wala. So ayan no, dahil sa panahon ng pandemic na may crisis na rin tayo sa pera. So ito, bibisitahin natin yung water station dito. Papaturo tayo paano mag-refill ng tubig. Nandito na tayo dito sa water station. So makita nyo, yun o, Jim Boy, say hi! Hi! So ito yung nagre-refill ng tubig. So, ayan, ito si paring Omar, tama pare? So, ito, pare, tanong ko lang, paano ba nagre-refill ng tubig? Una. So, yun daw, yung first step, hugasan muna yung galon. Hugasan daw yung galon para mawala yung germs kasi COVID ngayon, syempre baka may virus. Pumapasok sa katawan natin yan. Oo, pumapasok sa katawan, so dapat malinis na malinis. Ito, next step, itong mga nahugasan na galon, pupunasan. Pagkatapos mapunasan, ipapasok dun sa loob. Tapos lilinisin ulit, tapos doon nabibigyan ng tubig. Pagkatapos bigyan ng tubig, dito siya didiretso sa process na ito. Bibigyan ng seal yung takip. Ready to deliver na para inumin ng mga tao. So, ayun. Isa tong malaking impact sa akin kasi pagdating sa buhay ng ano, sa pagiging buhay ng isang tao, kailangan mo ring maging madiskarte lalo na ngayon sa panahon ng pandemya ito. Pauwi na tayo. Napakita ko sana. So yan, di ko alam ano tong mga to. O yan, ang dami nila. Mami, nagtitida daw sila ng bigas. So yan no, napakita ko na sa inyo yung mga ilang bagay na nagbago at nagiba dahil sa COVID-19. So lahat ng mga yon nagbago dahil sa pandemya na yan. Pero ako mismo sa sarili ko, naniniwala ako na lahat ng yan matatapos din sa ngalan ng Diyos. Yun, no, yun na yung mga alos na ginagawa ko araw-araw. Pagising sa umaga, lahat ng kailangan kong gawin, ginagawa ko. Yung paglalaro, yun yung huling ginagawa ko sa hapon. Basta pagpatak ng alas 4 o alas 4:30 ng hapon, lalabas na kami upang maglaro.